Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong Kwaresma ay tunghaya natin kung paano kumikilos ang Diyos, kung paano niya ginagabayan at inaakay ang kanyang mga anak tungo sa kabanalan, tungo sa pagbabago. Sana maging inspirasyon at pag-asa din natin sa ating pagbabalik loob ang buhay ng mga tao na ating pagtutuunan ng pansin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, nagbago, nagkaroon ng tunay na pagbabalik loob sa Panginoon, sa kanilang sarili at sa kanilang kapwa, ang mga taong ito. Sa araw na ito ay kilalanin natin ang isang santa na naging adik sa layaw ng laman, si Santa Maria ng Ehipto. Isinilang sa Egypt o Ehipto si Maria noong taong 344. Sa batang edad, naglayas siya mula sa kanyang tahanan at namuhay sa Alexandria, isa pang city ng Egypt. Natuto siya doon na gamitin ang kanyang katawan upang makuha ang anumang kailangan niya. Bagamat sinasabi sa ilang salaysay na si Maria ng Egypt ay naging prostitute, ang totoo, hindi po siya tumatanggap ng bayad sa kanyang serbisyo. Sa loob ng 17 taon, nasanay siyang gamitin ang kanyang katawan at minsan pa nga ay pinipilit niyang magpagamit sa mga lalaki. Siya ay naging isang parang adik sa laman o yung tinatawag na nymphomaniac. Naging isa siyang adik sa pita ng laman. Isang haliparot o babae na mahilig sa gawaing maituturing ngayon na malaswa. Minsan, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga Kristiyano na patungo sa Jerusalem upang mamanata. Sumama siya sa mga ito na ang pakay ay manghalina ng mga lalaki na magpapasaya sa kanya. Sa ganitong paraan, nagawa nga niyang sumakay sa barko ng libre dahil binigyan niya ng serbisyo ang kapitan ng barko. Sa Jerusalem, nang papasok sana siya sa isang simbahan upang parangalan ang bahagi ng tunay na krus ni Kristo, hindi niya magawang maihakbang ang mga paa papasok sa simbahan. Sa halip, nalupasay siya sa isang tabi, napaluhod at napaiyak na lamang. Nakita niya ang isang imahe ng mahal na Birheng Maria at napuno siya ng kahihiyan at pagsisisi. Nagdasal siya sa mahal na Birheng na tulungan siyang makapagsisi at makapagbagong buhay. Sa wakas, nagawa niyang pumasok sa simbahan upang halikan ang krus at ipagkatiwala ang sarili sa mahal na Birheng. Sinabi sa kanya ng mahal na Birheng sa isang pangitain na magtungo daw siya sa disyerto kung saan makakatagpo siya ng kapayapaan. Kaya paglabas niya ng simbahan, pumunta siya sa disyerto. Subalit bago ito, dumaan muna siya sa isang simbahan malapit sa Jordan River upang magpabinyag, magkumpisal at magkumunyon. Naglaho siya pagkatapos sa disyerto ng 47 taon. Minsan, may isang pari na napadaan sa disyerto at nakatagpo niya si Maria doon. Madungis, madumi, maputi na ang kanyang mga buhok at matanda na siya noon. Sa pakikipag-usap niya sa pari, inilahad ni Maria ang kanyang dating buhay at ang kanyang bagong buhay sa gitna ng disyerto na puno ng panalangin at sakripisyo, subalit puno din ng kalayaan at ng kadalisayan. Naramdaman ng pari ang kabanalan, ang pagiging inosente ng puso ng babaeng ito na dating isang haliparot at namuhay na tulad ng isang kalapating mababa ang lipad. Hiniling ni Maria na bagamat minsan sa isang taon lamang pumunta ang pari sa disyertong ito, maari ba nitong dalhan siya ng banal na komunyon sakaling magbabalik ito? Ginawa ito ng pari ng ilang beses sa kanyang taunang pagbisita sa disyerto. Sa laki ng katuwaan ni Maria na nangungulila lagi sa pagtanggap sa katawan ni Kristo. Nang minsang bumalik pa ang pari,
nakita niya ang hindi naaagnas na katawan ni Maria, na namatay na pala matapos tumanggap ng kanyang huling komunyon noong nakaraang taon na dumaan ang pari. Taong 421, nang pumanaw sa diwa ng pagsisisi, sakripisyo at kabanalan si Maria ng Ehipto. Inilibing siya ng pari doon sa disyerto na may lubos na paggalang. Anong aral ang makikita natin sa buhay ni Santa Maria ng Ehipto? Sa bisa ng tapat na pagsisisi at paglalikod sa kanyang mga kasalanan, nagawa ni Santa Maria ng Ehipto na buksan ang kanyang puso sa paghihilom ng Diyos. Tiyak na dumaan siya sa maraming hirap sa kanyang pakikipagtunggali sa tukso ng laman, sa kahinaan ng kanyang pagpapasya, at sa kanyang mabagal na pagbabago. Subalit, hindi kailanman nawala ng pag-asa ang santa na ito na darating din ang araw ng kanyang paglaya. Ngayon, napakaraming tukso sa paligid na nanghihikayat sa mga tao na magpakasaya at magpakalulong sa pita ng laman. Hindi lamang tungko sa sex, kundi pati sa katakawan sa pagkain, sa katamaran, at sa layaw ng isip at puso. Tulad ni Santa Maria, sikapin natin na ituon ang ating puso kay Jesus at sa mahal na Birhen, at patuloy na layuan ang ating dating buhay tungo sa bagong buhay ng kalinisan at kalayaan mula sa kasalanan. Sandali natin ngayong ipanalangin ang lahat ng mga tao na dumadanas ng addiction, lalo na yung mga addiction na hindi nila masabi sa iba kasi ikinahihiya nila, maging sa kanilang puso, maging sa kanilang sarili. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Diyos ng habag, pinupuri ka namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, na lumingap sa lahat ng mga lumapit sa Kanya. Pagkalooban mo po ng lakas ang iyong mga lingkod na nabubulid sa kadena ng anumang addiction, ng katawan, ng isipan, ng kaluluwa. Balutin mo po sila sa iyong pagmamahal at ibalik sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. Panginoon, maawain mong masdan ang lahat ng nawalan na ng kalusugan, katinuan at kalayaan nang dahil sa addiction. Ibalik mo po sa kanila ang tiwala sa iyong walang hanggang awa. Palakasin sila habang sila ay naghihintay ng ganap na paghilom at pagpapagaling. At tulungan sila na maging matatag na tumanggi sa mga tukso. Sa mga nagmamahal at nag-aalaga sa kanila, Panginoon, ipagkaloob mo po ang pangunawa at matiyagang pagmamahal. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.